pagkakataon ito ay natin muli si Atty. Vic Rodriguez, ang tagapagsalita at isa sa counsel ni former senator at presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Welcome po muli sa Balitalakayan, Atty. Vic. Ay, Weng, maraming salamat sa pagkakataon na ma-imbitan ulit sa iyong programa. Apo. Una, hingan lang namin kayo ng klarifikasyon. Ano po ba talaga? Meron po bang approval ang Commission on Elections for extension ng pagsasubmit ng inyong tugon dun sa disqualification? Kasi ang sinasabi, kinokol ang attention ninyo dahil wala pa naman daw pong approval, pero inanunsyo ninyo na na-approve yung 7-day extension. Yeah, nung interview sa akin nung umaga, ang what I was saying is nag-file kami ng motion for extension of time na mabigyan kami ng sapat na pagkakataong aralin pa at makapag-file ng aming intelligent answer. And then yun nga, I was asked kung meron ng aprobado. Sabi ko na bigyan yata kami ng 5 or 6 or 7 days. Hindi ko lang ma-recall exactly. But I'm pretty confident na ito'y na ma-aprobahan o by now na-aprobahan na ng COMELEC. Mm-hmm. Kasi ang sinasabi po nung lalo na yung mga kampo na nagharap ng petition for disqualification, dapat daw po kung ano yung sinabi ng Commission on Elections na non-extendable yung ibinigay na panahon sa inyo, yun yung dapat na masunod. Naintindihan ko yun, pero ito'y usaping legal at hindi ito yung pwedeng ingay lang ng mga may ingay na kung ano-anong basurang petition ang pinafile. Sundin natin yung legal process. We filed our motion for extension of time at nag-entry of appearance na rin ang aming lead counsel, si dating Solgen, Attorney Estelito Mendoza. At yun nga, naaprobahan ito ng COMELEC na binigyan kami ng extension of time na mag-file ng aming answer. Klaro naman doon yan at the records would support my statement that we were given an extension of time to file our answer. So you mentioned na si former Solgen po, Estelito Mendoza, ang magiging tagapagtanggol ni Senator Marcos dito sa issue. Yes, he is our lead counsel. So did he volunteer po or did you ano? No, he volunteered and without any exaggeration, when nung pumutok itong mga nuisance or basurang petisyon na hiniain laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos, without any exaggeration, I have received no less than 500 calls from individual lawyers, from lawyers group from different law firms offering their services all for free to be the volunteer counsels of presidential aspirant Bongbong Marcos sapagkat alam nila na ito ay isang basurang petisyon. Mm-hmm. Pero ayaw po yata kayong tantanan. Kahapon lang po, nag-file ng panibagong petition for disqualification. At may sinasabi na may mga isusunod pang disqualification charges laban kay Senator Marcos. Isa naman ang linalaman na Weng, nung kanilang mga petition, whether it's petition for the cancellation of his certificate of candidacy or it's a petition for disqualification, iisa lang ang laman at ito ay yung the same old yellow narrative na walang ibang layunin kundi gibain, siraan at yurakan ang pagkatao ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Magkaganon pa man, ito ay isang kaso, haharapin namin ito ng buong tapang at kahit ito ay isang basurang petisyon, kami po ay sasagot at yun nga, binigyan kami ng kaukulang panahon pa ng COMELEC na magbigay ng aming answer. Pero hindi kami papatol sa kanilang maruming uri ng politika. We will never engage in gutter politics. Mm-hmm. So, you're very confident, Atty. Vic, na you will get a favorable ruling from the Commission on Elections po? I am very, very confident. If it's all purely a matter of legal argument and substance, walang kaso laban kay Bongbong Marcos. Subalit, alam naman natin, minsan yung usaping legal ay nahahaluan ng politikal. Magkaganoon pa man, naniniwala kami sa integridad na mga namumuno ngayon dyan sa COMELEC na they will decide the case based on its merits. Mm-hmm. Pero in any case po, tama po ba na ang COMELEC ang mag-rule on a disqualification ng isang kandidato? Anumang posisyon ang tinatakbuhan po niya?
sa COMELEC talaga ang ano ang proper venue pagka petition for cancellation ng COC at petition for disqualification. Subalit itong basurang petition laban kay Bongbong Marcos, ang gusto ang essentially ang hinihingi talaga nila ay revisahin, baguhin, amendahan o di kaya i-set aside and declared null and void ang desisyon ng Court of Appeals. Wala pong jurisdiction ang Commission on Election to pass upon, more so amend, revise, modify, or annul the decision of Court of Appeals. Wala pong jurisdiction ng COMELEC. Kaya lagi namin sinasabi, basura po ang kasong ito. Ang layunin lamang nito ay sirain yung aming concentration sa kampanya. Subalit magkaganoon pa man, we remain focused on what we are doing. It's clear to us that this election is all about the future of this country and the future of every Filipino, and we are focused on nation building win. And speaking of yun nga pong nalalapit na kampanya nitong mga nakaraang araw, officially ay inanunsyo na po ng kampo ninyo at ng kampo ni Davao City Mayor Sara Duterte yung pagsasama nila ni Senator Bongbong Marcos. Doon po ba sa mga pinaplano na kampanya sa mga darating na panahon, they will campaign together? Yes. Pinaplano na namin. Yung aming planning is a work in progress, Weng. Sapagkat alam naman ninyo, kahapon lang siya nag-assume ng kanyang party chairmanship with her party, Dilakas CMD. At bumuna ng working team, yung kanilang partido at yung aming partido federal, upang nang sa ganun maplano namin yung mga darating na campaign sortie na magkasama sila. And then there are days na siyempre one will have to cover one part of the country and the other will have to go to the other part of the country dahil limitado lang naman yung official period to campaign. Nang sa ganun marami kaming areas na makover. Pero how will the president's endorsement of Senator Bongo po ano at yung tandem with Mayor Sara Duterte affect the BBM Sara candidacy? Wala, ako, I'm unperturbed by that endorsement. Hindi tatamaan yung kampanya ni Bongbong Marcos at ni Mayor Inday. Una-una yun, kay iba-iba naman yung market segment nila. Iba yung base ng supporter ni Bongbong Marcos, iba yung base ng supporter ni PRRD, at iba rin yung base ng supporter ng kanyang inendorso. So, hindi rin naman kami nagulat na kanyang inendorso si Mayor Inday. Siyempre naman, anak niya yun, hindi ba? At yung kanyang napiling kandidato, hindi na rin namin kinagulat yun because they belong to the same party and they have their own decision-making process at nung sila yung nag-decision, yan ang naging hatol. So we just respect yung endorsement na yan ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. Pero curious lang po at may mga gustong magpatanong, Atty. Vic. Did something went wrong between the President and BBM? Kasi for the past years, and even kahit recently po, bago nangyari yung pagfa-file ng mga Certificate of Candidacy, ay maganda ang relasyon at magkaalyado ang Pangulo at ang dating Senador. Pero bakit nagkaganon po? Nagkahiwalay ng landas? O maituturing ba nating nagkahiwalay talaga ng landas? Hindi naman, ako tingin ko nga, nagkataon lang na meron silang kinabibilang ang partido, meron din kaming kinabibilang ang partido, yung Partido Federal, at meron din silang meron din silang mga party mates, may decision-making process, at doon nga nauwi, nakapagpili sila ng kanilang kandidato. So we respect the President, at kagaya ng sinasabi ni Bongbong Marcos, patuloy yung kanyang mataas sa paggalang respeto at pagtingin kay Pangulong Duterte. Okay. Atty. Vic, baka may gusto na lang po kayong mensaheng ibahagi sa mga nagaantabay dito sa mga isyong kinakaharap po ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Nasa inyo po ang kapag. Hi, thank you, Weng. At sa mga supporters at nagmamahal po kay presidential aspirant Bongbong Marcos, patuloy po tayong mangampanya. Pagbutihin pa natin yung ating mga ginagawa. Yung mga magagandang numero na nagre-resulta sa survey, mataas na numero, tingnan lamang po natin yan bilang additional inspiration, bilang additional motivation. Subalit, wag po tayong magiging kampante, wag po tayong magiging complacent. At ang kabilin-bilin ng huli ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos, ikampanya po natin ng mahigpit at ipukpok din po natin ang kandidatura ng kanyang running mate na si Vice Presidential Mayor Inday Sara Duterte.
Yan. Maraming salamat po sa pagkakataon, Atty. Vic. Thank you, Weng. Maraming salamat sa pagkakataon. Si Atty. Vic Rodriguez ang tagapagsalita po ni Senator Bongbong Marcos at tumatayong isang council. Nilinaw niya na nag-submit sila ng motion for extension sa Commission on Elections dahil nga po binigyan sila ng deadline noong November 16 para magharap noong kanilang mga sagot. Pero humiling sila ng extension dahil nga nadagdagan at may mga panibagong petisyon na iniharap na gusto din nilang masagot na, kaya humihingi sila ng extension. So, nag-appear na din si dating Solicitor General Estelito Mendoza para po maging abogado ni Senator Marcos dito sa isyong ito ng disqualification o yung cancellation ng kanyang Certificate of Candidacy sa Commission on Elections. At kung ano yung magiging tugon dyan ng Commission on Elections, yan po naman ang ating aantabayanan. At ang iba pang mga mahalagang balita sa amin pong pagbabalik.